Hello mga kulaki, magandang araw. Ano? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng mechanical part ng nasira kong orasan. So ito, baliktaran itong orasan na ito at yung kabilang side ay nasira na nga kahit na okay pa yung baterya niya. So yan, paano magtanggal? Napakasimple lang mga kulaki. Ano? So kailangan lang nating buksan yan and then tanggalin natin yung mga screws na humahawak sa kanya. So yan, tanggalin muna natin yung battery nito. And then gamit tayo ng medyo maliit na screwdriver para matanggal yung mga screws na nagkokonekta sa takip ng orasan na ito. So napakasimple lang mga kulaki. Simple lang. So yan, dapat ma-ensure natin na matanggal yung mga screws na yan. And then also tanggalin din natin mga kulaki yung bisagra para mas madali nating ma-disassemble at ma-assemble mamaya. So yan, ingat lang tayo kasi medyo babasagin yung salamin ng ating relo. At yan, kailangan nating matanggal yung mechanical part na yan by gamit tayo ng tool kasi medyo mahigpit yung itong nut na to. Yan o, kung nakikita nyo yan, kailangan nating gamitan ng plies yan para lumuwag kasi medyo mahigpit, hindi kaya ng kamay ko mga kulaki. Ano? So yan, gamit tayo ng long nose para lumuwag-luwag siya. So yan, ganyan lang kulaki, o napakasimple, di ba? So yan, maluwag na siya. And then tanggalin din natin muna yung mga hand clock. Yan yung mga kamay ng orasan na yan, yung hour, minute and seconds. So yan, tabi muna natin. Pag natanggal na natin yan, okay, matatanggal na din natin yung nut at saka yung washer. So once natanggal na natin itong washer na to, matatanggal din na rin natin itong sirang mechanical part. So yan, ito na yung bago nating orasan, mechanical part. Nabili ko yan sa Lazada sa halagang 92 pesos plus delivery charge na 42 pesos. So yan, align lang natin doon sa square na yun mga kulaki. Ano? Tapos ibalik natin yung washer at yung nut na tinanggal natin kanina. So magka same size lang naman sila ng tornilyo kaya hindi ko na ginamit yung bago. Kasi kulay gold yung bago kaya ang ginamit ko ay yung luma na rin. So yan, hand tight lang mga kulaki ano, para hindi matanggal or ma-dislocate yung ating orasan. So pipilan lang natin ng konti. Okay. Yan. Okay na. Mahigpit na. So secure na yung ating orasan. So itong hand clock na nabili natin, ano, kasama nitong mechanical part, medyo mahaba, oh. Diyan ako nagka-problema, kaya naman ginamitan na natin ng original na hand clock ng dati nating orasan. So yan, sakto lang. Tsaka bagay naman siya dyan sa, ano, dyan sa orasan na yan. Kasi yung isa medyo mahaba, eh, baka sumabit lang. So yan, oh. Balik lang din natin ng katulad sa dati. Okay. So yan, simple lang. Testingin natin. Connect natin yung battery. Yan, baliktad pa yung paglagay ko kanina. So yan, okay na. Oh, di ba? Gumagana na mga kulaki, oh. So yan, adjust lang natin yung oras sa tamang time niya. At anong oras na ba? Parang 3 or mag-aalas 4 na pala mga kulaki, ano? So yan, pagbabalik ganun lang din, napakasimple mga kulaki. So yan, ingat lang tayo diyan kasi salamin yan, baka mabasag. Yan, no? Simple lang, connect lang ulit natin sa dati. O nga pala mga kulaki, ano, dun sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, eh mag-subscribe na kayo para maging updated din kayo sa ating mga ginagawa. Minsan unboxing, minsan repair, minsan, alam mo yun, vlog, iba-iba. So yun, click nyo lang yung like, share nyo na rin kung gusto nyo, at mag-comment na rin kayo para naman mayroon tayong maidagdag na panibago. At yun, click subscribe mga kulaki, no? Have a great day at ingat palagi at please wear your face mask. So subscribe, paalam mga kulaki.